Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan at nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot, at ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. Kahit wala ko riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya't parang nariyan na rin ako. Ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kapag kayo'y nagtipon-tipon at ang espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang sa gayoy maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalasa ng kaunting pampaalasa ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalasa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa, at talaga namang ganyan kayo, sapagkat naiandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na sagisag ng kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga rin noon nang pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Doon ay may isang lalaking paralisado ang kanang kamay. Sa hangad ng mga tagapagturo ng kautusan at pariseyo na magkaroon ng may paparatang kay Jesus, binantayan nila si Jesus upang tingnan kung siya'y magpapagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit ang lalaki at tumayo nga roon. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan at pariseyo, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay?" Tiningnan niyang isa-isa ang mga taong nakapaligid at pagkatapos ay sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngit-ngit naman sa galit ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, at pinag-usapan nila kung ano ang dapat nilang gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.